Dakila ang Diyos at nararapat purihin. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus. Tayong magpuri habang nag-aantay. Pastor Noel. Thank you.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally tonight. Nasa bahagi na po tayo ng ating pagpapahiwatig ng banal na salita. At bago ko po tawagin si Pastor Noel, tinatawagan ko si Sister Lila na magbukas ng panalangin. And Hallelujah. Pagkataon sa gabing ito na magpunin sa pamamagitan ng prayer line. Basan mo po, Panginoon, ang mga salita na ipapahayag ni Pastor Noel. Basan po siya ng puspos, Panginoon, ng inyong banal na espiritu. At pakalinisin mo po kami sa aming mga puso at pag-iisip, Panginoon. Basan niyo rin po ang lahat ng dadalo sa prayer line na ito. Binabalik po namin lahat sa inyo ang papuri at pasasalamat ngayon na si Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, kasama ang Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pastor Noel? Magandang gabi po, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Magandang gabi po sa lahat po ng ating kasama dito po sa prayer line. Salamat po sa Glory Tabernacle na ginagamit po ng Panginoon sa pagpapahiwatig ng salita ng Diyos at sa ating pong kasama na Consuming Fire Radio Ministry.
Magandang gabi rin po kay Bishop Mel Malto. At sa gabi pong ito ay atin pong bibigyan ng pagtatapos na mensahe ang serye po ng mga topics na atin pong naibahagi. Ang ating nga pong binahaging topic ay ang mga iba't ibang pangamba ng lingkod ng Diyos at ang tugon ng ating Panginoon. Kung atin pong maaalala, ay tinignan po natin, tinunghayan po natin ang aklat po ng Eksodo sa Kabanatang 3 at sa Kabanatang 4. At dito nga po, ay tinignan po natin ang buhay ni Moises bilang lingkod ng Diyos. At ang sabi nga po natin ay sa buhay po ni Moises ay atin pong masasalamin ang atin pong mga sarili, lalo pa't kung tayo po ay tinawag ng ating Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Lalo na po ang atin po mga kapwa lingkod, mga nagpapastor o mga pastora, mga kamanggagawa sa iba't ibang ministeryo, mga kapatid, at mga volunteer workers ng local iglesia. At dito po ay meron po tayong mga common na karanasan na atin din pong nakikita dito po kay Moises. Mga iba't ibang pangamba sa atin pong paglilingkod. Katulad po ng una po niyang naranasan, ito pong pangamba patungkol sa kababaan ng kanyang katayuan. Noong kanya pong sinabing, sino ako upang humarap kay Farao? At ang pangako naman, ang tugon naman ng ating Panginoon sa kanya ay, ako ay isa sa iyo. Ang presensya ng Diyos ay isa sa kanya. Ikalawa, ay nakita ni Moises yung kanyang pangamba patungkol sa kakulangan ng kaalaman. Dahil ang sabi niya nga ay hindi niya alam ang pangalan ng Diyos. At siya ay nag-alala kung ano ang kanyang itutugon sa mga tao. Subalit, ang atin naman pong Panginoon ay nagpahayag sa kanya. At hindi lamang presensya ng Diyos ang binigay ng Panginoon kay Moises na pangako, kundi siya ay binigyan din ng kapahayagan ng Diyos, mga kapatid. Kaya makikita po natin sa bawat pangamba ng mga naglilingkod sa Diyos o mga tinawag ng Diyos ay meron pong karampatang tugon ang atin pong Panginoon. At ikatlo, yung naging pangamba ni Moises ay yung kakulangan ng pananampalataya o kawalan ng pananampalataya ng mga taong kanyang kakaugnayin. At sinabi niya nga sa ating Panginoon na hindi maniniwala, hindi mananampalataya ang mga tao na siya ay tunay na isinugo ni Yahweh. Subalit, ang ating Panginoon naman ay pinakitaan si Moises ng iba't ibang mga tanda upang ito ay magsilbing patunay na siya nga isinugo ng Diyos. Ikaapat ay yung nakita ni Moises na kakulangan patungkol sa kanyang kakayahan. At dito nga ay sinabi niya sa ating Panginoon na hindi siya marikit magsalita. At ang kanyang pagsasalita o ang kanyang dila ay umid. Ibig sabihin, siya ay pamali-mali magsalita. At dito nga natin na sinabi na ang ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon kay Moises na siya ang lumikha ng dila. At dito ay marahil nakikita natin ang ating pong mga kakulangan. Katulad po ni Moises, kakulangan sa kakayahan upang hindi tayo makasunod sa ating Diyos. Marahil hindi po sa pagsasalita ang ating nakikitang kakulangan, kundi sa ibang bahagi ng ating paglilingkod. Subalit,
ating Diyos naman ang siya pong nagbibigay ng katiyakan sa atin na siya ang tunay na kikilos sa kanyang kapangyarihan upang tayo po ay makasunod sa kanya. Dumating na nga po tayo dun sa pinakahuling sinabi ni Moises sa ating Panginoon na siya po ay sa katapus-tapusan po ng mga pangako ng Diyos ay sinabi ng ating Panginoon kay Moises na iba na lang ang kanyang isugo, iba na lang ang kanyang ipadala. At ito po ay ang pinagsama-samang takot ni Moises, mga kapatid, na magmula doon sa kanyang katayuan, magmula doon sa kawalan ng pananampalataya, at doon sa kakulangan ng kanyang kaalaman at kakayanan, mga kapatid, ay marahil kinatakutan niya ang kabuuan ng kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa ating Panginoon ay, maari bang iba na lang ang iyong isugo? Ano? Dito ay naghanap si Moises ng kahalili o ng kapalit, mga kapatid, sapagkat hindi niya tunay na maharap ang pinagagawa ng ating Panginoong Diyos. Bago po tayo magtutuloy, marahil rin o ng ilan po ating mga kasama sa paglilingkod at minsan sa atin pong pagsunod sa ating Diyos, marahil ito rin ay naranasan natin sa ating mga kalooban, sumagi rin sa ating isipan na dahil po doon sa kakaharapin po nating paglilingkod sa Diyos o sitwasyon na kasama sa paglilingkod sa Diyos ay marahil naisipan natin na kung maaari, Lord, ay iba na lang ang padala mo. Kung maaari ay wag na lang ako, iba na lang ang iyong ipadala. Ano? Subalit, mga kapatid, mga kapwa lingkod sa Diyos, ay nais ko po kayong i-encourage at bigyan po ng napapanahong salita mula sa ating Panginoon. Q&A session started. Q&A session is over. Dito po natin makikita, mga kapatid, na ang ating Diyos ay nangusap dito po sa aklat po ng Isaiah, 41 kabanata, sa talatang 10. Ang sabi po sa wikang Ingles ay, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you, and I will strengthen you, and I will uphold you with my righteous right hand." Ang sabi po ng ating Panginoon ay, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mawala ng loob sapagkat ako ang iyong Diyos. Tutulungan kita. Oo, ikaw ay aking bibigyan ng kalakasan. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran." So dito po ay ito po yung tugon ng Diyos sa mga nangangambang lingkod ng ating Panginoon. At wala pong exempted dito. Tayo pong lahat ay minsan sa ating paglilingkod, marahil ay nakaranas po ng ganito. Subalit, ito po ang pangako ng Diyos. Una, ang sabi ng ating Panginoon ay kakasamahin tayo ng Diyos. Ibig po sabihin noon, mga kapatid, ay wala po tayong dahilan upang matakot, sapagkat kung pinangako ng Diyos na tayo kanyang kakasamahin, ibig po sabihin ay siya ang haharap at hindi po tayo. The moment na inisip po natin tayo ang haharap at hindi ang Diyos, ay doon po nakakapasok ang pangamba sa atin pong paglilingkod, sa atin pong mga puso. At doon na natin pinasisimulang i-focus ang ating mga mata sa atin pong mga sarili, kaya nakikita po natin ang mga bagay na hindi po natin, mga kakulangan po natin, sa panipunan sa pamamagitan natin ay tunay sa mga kakayanan. Pangalawa, ang sabi ng ating Panginoon, siya ang ating Diyos. Kaya huwag tayong mawala ng loob. Huwag tayong panglupaypayan. Alam niyo po, marami pong
may mga naglilingkod sa ating Panginoon sa salita, sa banal na kasulatan, makikita natin sa banal na kasulatan, kaya sila pinanlupaypayan sapagkat hindi nila sa punto ng kanilang paglilingkod ay sila umating. Halimbawa na po, katulad ni Martha, siya po ay nanlupaypay sapagkat nung siya ay lumapit sa ating Panginoon, lumabas siya mula dun sa kanyang paglilingkod, dun sa kanyang pagluluto. Ang sabi niya sa ating Panginoong Jesus ay, wala bang anuman sa iyo na ako'y iniwan ng aking na mag-isa? So, siya ay lumabas sa kanyang paglilingkod at pinakita ang kanyang panglulupaypay sapagkat ginagawa niya ang lahat ng bagay na yun sa kanyang pag-iisa, ayon sa kanyang sariling buhay. At kaya pumapasok ang panglulupaypay sapagkat hindi po natin binigyang daan sa ating isip at puso, mga kapatid, ang pagkakilala sa Diyos. At ito ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Isaiah, na tayo ay hindi kailangang madismaya o panlupaypayan sapagkat siya ang ating Diyos. Ang tatlong pangako ng Diyos ay, una, siya ay tutulungan niya tayo. Pangalawa, palalakasin niya tayo. At pangatlo, aalalayan niya tayo ng kanang kamay ng kanyang katuwiran. Ibig po sabihin, mga kapatid, kung nung sinabi ng ating Panginoon na tutulungan niya tayo, ibig sabihin na isang ating Panginoon na magpakumbaba tayo. Sa mga tao, mga lingkod ng Diyos na nagpapakumbaba sa ating Panginoon, mga kapatid, ang sinasabi nila, hindi sila ang tagapagligtas. Hindi sila ang tugon, kung hindi ang Diyos mismo ang tugon. Hindi sila ang solusyon, kung hindi ang Diyos mismo ang solusyon. Hindi sila ang yalit, hindi ang Diyos mismo ang makapangyarihan. Pangalawa, ang susi sa isang paglilingkod na na hindi kinakailangang pagharian ng pangamba ay kilalanin natin ang kalakasan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon ay, palalakasin niya tayo. Kinakailangan lagi nating tignan ang ating sarili na hindi po tayo kailanman uunlad o magiging tagumpay sa ating pagsunod sa Diyos kung aasa tayo sa ating pong mga natural na kalakasan. Yung tinatawag po nating self-esteem o yung self-confidence ay kinakailangan tanggalin po natin ito sa diksyonaryo ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos, we should fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya po tayo pinapasok ng kaba, pag-alinlangan o takot ay dahil minsan sa ating buhay ay umasa tayo sa angking talino, angking galing po natin sa ating pong mga talento. Kung kaya naman si Pedro ay lumubog dahil sa tubig na kanyang nilalakaran ay dahil sa nawala ang kanyang paningin sa ating Panginoong Jesus. Ikatlo, ang sabi po ng ating Panginoon, ang tugon ng Diyos ay aalalay niya tayo ng kanyang kanang kamay ng katuwiran. Ibig sabihin, mga kapatid, ay kung kaya tayo hindi matatakot sa paglakad sa kalagitnaan ng madilim ng sa dilim ng libis ng kamatayan ay dahil sa tayo ay sinasamahan ng Diyos. Tayo ay pinapatnubay ng Diyos sa kanyang landas ng katuwiran, mga kapatid. At dito na nga pumapasok ang katapangan ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil tayo ay kanyang yakap, dahil tayo ay kanyang tunay na pinaghaharian, dahil tayo ay tunay na tinuruan ng Diyos na magpakumbaba at umasa sa Kanya. Ang ating pong panalangin, ang dapat na bumalot sa atin, pumuspos sa atin at tunay na magpalakas sa atin ay hindi yung katakot sa tao, hindi yung pagkatakot sa sitwasyon, hindi yung pagkatakot sa kalakihan ng responsibilidad, o hindi yung banal na pagkatakot sa Diyos. At sa pamamagitan nito ay tunay na tayo ay
matututong magpakumbaba, magtiwala, umasa sa ating Panginoon na siya ating kalakasan at katuwiran at kapangyarihan. Kaya po, marami pong salamat sa ating Panginoon, sa mga kapwa-lingkod sa Diyos. Tayo po ay magpatuloy at ang ating pong Diyos at mawag sa atin ang siya rin pong sasama ng lubos sa atin. Marami pong salamat at hanggang sa muli po, ito po si Pastor Noel at purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel. Salamat po, Pastora Marina. Praise the Lord po. Hallelujah. Mapapakinggan yung muli ang mensaheng ito sa ating prayer line. Kung kayo po pupunta sa Glory Tabernacle prayermeeting.blogspot.com. Inaanyayahan po namin kayo upang marinig ang iba't ibang mensahe doon. Hallelujah. Nasa bahagi na po tayo ng ating mga prayer request, praise report, kung ano man po ang masingan ninyo sa gabing ito. Ang ating pong prayer line ay nakabukas na. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. Sino po ang nasa prayer line sa gabing ito na may mga prayer request or praise report? Pastora Marina. Oh, hi, Marley. Marley. Good evening. Good evening. Buti po, by the grace of God. Ano ang ating mga prayer request or praise report? Oh, yes, the praise report. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. May nag-provide na ang Lord na umupa sa ano sa bahay ko. And then secondly, may prayer yung aking kahilingan sa prayer na may makabili na doon sa properties ko sa Philippines. Amen. Para magamit sa gawain ng Panginoon. Thirdly, yung pangatlo, yung aking hinihintay na refund. So, tinawagan ko yung padadala nila ako rin ng sulat para sa ibang information. At uh-huh. Saka yung sa aking spiritual condition sa family ko. Patuloy akong palakasin ng Panginoon sa spiritual life ko. Yun lang po. Amen. Amen. Salamat, Sister Amen. Marley, sa mga praise Amen. Reports at your prayer request. Hallelujah. Sino at saka healing. Hello? At saka po yung yung healing sa aking infection ear, sa right ear ko. Mm-hmm. Hindi na ako nagpapa-check up. Pero patuloy ako nagtitiwala sa Panginoon dahil siyang patuloy nating, manggagamot. So, yun lang po, yung patuloy na healing sa physical nating pangangatawan. Amen. Amen. Here, okay. Sister Claire, can you pray for Sister Marley? Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, Lord God. And Lord, tonight we want to lift up, Lord God, Sister Marley, Lord. We thank you, Lord, for providing a tenant in her house. But we pray, Lord God, for the property in the Philippines that, Lord, you would send someone to buy it, that it would be used for your purpose, Lord. Yes, Lord, yes. And Lord, we pray for her refund to come, Lord, for her income tax. We also pray for her spiritual condition, that, Lord, you would strengthen her spiritually, Lord. We pray yes, for healing Lord. Of her ear infection in her right yes, ear. Bring complete healing and restoration, yes. Lord God. And Lord, we thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, Sister Marley. Salamat po. Amen. Sino pa po ang nasa linya? Sister Marina, magandang gabi po.
Oh, magandang gabi naman, Sister Mar, Sister Lila. Ay, nagsabi po si Sister Sara, salamat daw po sa mga panalangin. At humihiling din siya na ipagpatuloy daw po natin ang pagdarasal para sa lola niya. Kasalukuyan ay mahina pa rin ho. Salamat ho. God bless. Amen, amen. Thank you, Lord. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito? Brother Rico, kumusta ka na? Ay, magandang po, Pastor. Nakalipat ka na? Ano pa? Nakalipat ka na? Hindi pa po. Praise report, Pastora. Okay. Panalangin natin palagi yung sa bahay ko na na-approve na yung loan namin eh. So, closing na lang ang kulang, Pastora. Oh, amen. Madali na yan. Dapat this week lang may kulang pang yung survey na lang at ang kulang. Okay. Yeah, property survey. And then may prayer request ako na kay Nanay Susie na tuluyang palakasin muli at makalakad na muli si Nanay Susie. Amen, amen. Amen. Salamat, Brother Rico. Salamat din po, Pastor. Amen. Sister Light. Oh, Pastor Marina. Kita si Brother Rico, yung mother niya, yung paa niya. Okay, for healing. Continue. Okay. Ah, salamat po. Diyos Ama sa langit, kami po ay muli naninikluhod sa inyo na dinggin po sana ninyo ang aming mga dalangin sa gabing ito, mahal na Panginoon. Unang-una po ay ang kagalingan ng nanay ni Brother Rico, Panginoon, na nagkaroon ng karamdaman sa kanyang paa. Hipuin po nawa ninyo ang kanyang paa at pagkalooban siya ng buong kagalingan, Panginoon, panibagong kalakasan upang makalakad po siya ng maayos. Hinihiling po namin na patuloy na pagpapagaling sa kanya, Panginoon. At basbasan mo po ang lahat ng kanyang mga anak, lahat ng nag-aalaga sa kanya, lahat ng sambahayan, ngayon din po ang buong pamilya ni Brother Rico, Panginoon. At lahat po ng kahilingan sa kanilang kabuhayan na alam po ninyo na nasa puso ni Brother Rico, Panginoon, ay nawa ay dinggin po ninyo ang kanyang panalangin. Hinihiling din po namin at itinataas sa inyo si Lola Grace na kasalukuyang nasa ospital sa Maryland. Ang karagdagan pong lakas sa kanyang katawan, Panginoon, upang siya ay muling makalakad ng maayos at makatayo. At pagpalooban niyo rin po ng kalakasan ng pangatawan ang lahat ng mga nag-aalaga sa kanya, sampu ng kanyang buong pamilya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 Salamat, Sister Lai. Salamat, Lord. Amen. Amen. Itaas natin ang ating bansang Pilipinas sa gabing ito, gayon din ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Brother Rico, pwede mo itaas ang Philippines? Opo, Pastora. Okay. Father God, lumalapit po kami sa inyo at gusto namin itaas sa inyo ang bansang Pilipinas. Naway, paspasin mo ang buong Pilipinas ng iyong banal na Espiritu, Lord, na makilala ka na ikaw ang Diyos, Panginoon. Naway,
lahat ng Pilipino ay makilala ka, Panginoon, na tunay na makilala ka. Lord, tinataas din po namin din yung sigalot doon sa Spratly, Lord, nawa ito'y maayos na ma-resolve, Lord. There's nothing impossible sa inyo, Panginoon. May your will be done, Lord, on that area. Ganun din, Panginoon, ng mga government officials sa Pilipinas, Lord. Ipuin mo sila, Lord, at naway makilala ka na ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Opo, Panginoon, kayo lang po ang pwedeng makapagbago sa bansang Pilipinas sa inyong kapangyarihan. Wala na pong iba. Naway ipuin ang bawat Pilipino at naway makilala kang tunay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Brother Rico. Hallelujah. Sino pa po ang nasa linya? Ati Chit, andiyan ka? Nakamute siguro si Ati Chit. Sister Merly, pwedeng... Hello, Sister Marina? Yeah. Okay, may mga prayer request ka ba, Sister Sister Chit? Prayer request po? Pag-pray natin yung mga mga taong ginagamit ng Panginoon na iligtas sila sa anumang atake ng kaaway. Kaya ako nasabi ito kasi nung alaala mo pinag-pray mo ako nung Biyernes. Yeah. Yung gabi. Naglalakbay kami noon sa Blue Mountain. Oh. We are going to the Blue Mountain, pero dumating kami doon gabi na, alas 9:30 na. Pero on the way, nakapag-pray pa rin ako. Nagpapasalamat ako kahit nasa mountain ako. Pero alam mo ang nangyari, yung speaker namin, yung si Dr. Cook, na aksidente yung kanyang, yung kapatid ng asawa niya na aksidente. Ano, grabe. Ano uh-huh. daw yung leeg, may tama. Saka, nasa serious condition na ang sabi niya, I cannot even understand why. Pagpunta ko dito sa Blue Mountain, ang daming nangyari na mga hindi ko ma-explain. So, ang alam ko na pag ang isang kwan ay mayroong gagawin ng Panginoon, talagang abot-abot ang atake ng kaaway. So, let's pray for each one. For each family, for pastors, for their wives, na iligtas sila sa anumang gawa ng kaaway. Kasi talagang grabe ang ano ng kaaway sa ginagamit ng Diyos. So, but anyway, to God be the glory, I have praise report. We were so blessed with the word that God carried in the Blue Mountain. We were there Friday, Saturday, and Sunday. It was so good. I invite everyone to come and be refreshed. So, to God be the glory. Amen. 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 Kailangan natin yan once in a while. That's every year, right? Yeah, every year. Yeah. Once a year for a refreshing of the soul. Hallelujah. Anyway, Sister Merly, pwede pa kita. Pa-pray pa rin. Ito pa pala.
Okay. Ngayon, pag-pray natin yung team ng anak ko, yung on-call mission, ang activities nila lumalawak, ngayon meron na silang mental health team. Nagagamit oh, okay. Ang mental health ngayon, silang mag-workshop sa mga counselors ng Times Square Church. So, please pray for the whole team that God will give them the anointing and the wisdom to deliver parallel to the Word of God. So, pag-pray natin sila sa lahat ng mga gawain na lumalawak na hindi ko na mapalirit. So, we just pray for them, especially for my daughter too. So, just pray for them. Amen. Oh, and to God the glory. Hallelujah. Sister Marley. Gusto mo ako mag-pray, Pastor Marina? Ha? Gusto mo ako mag-pray? Yeah, pagkatapos ni Sister Marley, okay? Okay. Go ahead, Sister Marley. Apa, hallelujah. Panginoon, purihin ka po sa gabi nito. Salamat pong muli, Panginoon, at naririto po kami, bawat isang muli, Lord, sa panalangin ng Panginoon at tinataas po namin, Panginoon, ang bawat kahilingan po ng nananalangin po sa oras pong ito. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, yung family po na-aksidente po, Panginoon. Hindi man po namin sila kakilala, Panginoon. Panginoon, bisitahin mo po sila, Panginoon, at bigyan mo po sila, Panginoon, ng katiwasayan ng kanilang puso't isipan, Panginoon, at mangusap ka po sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga puso, at bigyan mo po sila, Panginoon, ng kaunawaan, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo, Panginoon, na mahal mo po sila, Panginoon, at nais mo po silang iligtas, Panginoon, sa lahat ng kapahamakan, Panginoon, sa mga atake po ng kaaway, Panginoon, sa kanilang buhay. Panginoon, marami pong salamat po sa pagpunta po nila ang kapatid namin si Cheat, Panginoon, na tunay po na may ginawa ka po, Panginoon, sa kanilang pagpunta po doon sa mountain, Panginoon. Una sa lahat, Panginoon, ay tunay po na nandoon na pinadama mo, pinaranas mo ang presensya mo, Panginoon, sa kanilang pagpunta po doon sa mountain na yon, Panginoon. At yun po ay hindi po mawawala ng kabuluhan, Panginoon, sapagkat ito'y gawain mo, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, at itinatak mo, Panginoon, ito at iniligay mo, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon, kaya po sila, kaya mo po sila, Panginoon, pinahintulutan na makapunta, Panginoon, sa lugar na yon, Panginoon, sapagkat meron kang plano, Panginoon, meron kang gagawin, Panginoon, sa mga taong naroroon po, Panginoon, sa lugar na yon, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan po, Panginoon, sa naaksidente na yon, Panginoon. Walang mahirap para sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na may hawak ng buhay ng tao, Panginoon. Kaya't Lord, bigyan mo po ng isang pagkakataon po, Panginoon, ng taong yun, Lord, Panginoon, na naaksidente po, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy pong magbigay sa kanya ng buhay, Panginoon, ng kalakasan po, Panginoon. Dalawin mo po siya, Panginoon, sa hospital na yon, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, dalangin ko rin po yung anak po ng kapatid namin si Chief, Panginoon, at ang mga team, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, sa medical team, Panginoon, sa dental, ano man po, Panginoon, yung inilagay mo sa puso ng kanyang anak, Panginoon, at sa ibang medical team, Panginoon. Tunay po, Panginoon, ikaw po ang patuloy pong malwalhati, Panginoon, sa kanilang buhay. At patuloy po, Panginoon, na marami po silang matutulungan pa, Panginoon, na sa mga medical na ito, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy ka pong sumilang sa kanilang puso, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy po, Panginoon, na makita po sa kanilang buhay, Panginoon, sa mga ginagawa po nilang ito, Panginoon.
para po sa iyong kalwalatian po, Panginoon. Salamat po sa pag sa pagtawag mo, Panginoon, sa buhay po ng anak ni ng kapatid namin si Chief at sa mga kasamahan po nila, Panginoon. Patuloy mo pong palaganapin, Panginoon, ang gawain nito, Panginoon, na inilagay mo, Panginoon, inatang mo, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, maging po si Sister Chief, Panginoon, at ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Patuloy ka po namin nilulwalhati, Panginoon, at dinadakila, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan ng aming mga panalangin sa mga oras pong ito, Panginoon. Patuloy mo po kami samahan, Panginoon, sa mga panalangin ng ito, Panginoon. At patuloy mo po kami hipuin, Panginoon, at manguna ka po palagi, Panginoon, sa mga panalangin po namin, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Marley. Apa. Hallelujah. Sister Chief? Sister Chief, nandiyan ka pa? Oh, okay. Pastor Marina. Oh, sorry. Okay. Yung ipipray mo, Ate Chief. Ha? Ipray ano natin ito? Ang cleansing. Cleansing, lalong-lalo na sa mga officials of our country or mga leaders of the nation. Gayon din para sa ating mga kapatiran, cleansing of our souls at renewal ng ating mga buhay para sa upang gayon ay patuloy tayong gamitin ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang isang natutunan ko doon sa retreat in sa Blue Mountain. Uh-huh. Yung for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, amen, but of righteousness. Romans, ano ba yun? Romans, I think 14. Romans 14. Hindi ko ma-kuan yung ano. But in righteousness and I want to open. But anyway, ang isa doon, sabi nung pastor, we just have to stop criticizing isang Kristiyano, iba-ibang denomination, napapaligsahan ng mga ano, we just stop judging and criticizing the practices of different churches, but we just live in the righteousness of Jesus Christ, that in so doing, mayroon tayong unity na nakikita ng mundo, that the world will see the light that shines through us. Sabi na sa akin. And so yan. I just pray that Christians, brothers and sisters, will live in unity, and that the world will know that through us, Jesus Christ, the Lord. Lord, thank you so much for tonight. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you for the many, many miracles that you have done in the lives of your people. Oftentimes, Lord, we cannot fathom what you have accomplished to the lives of so many sisters and brothers. And I thank you, Lord. I thank you, God, for the joy that overflows in the heart as I saw the whole brothers and sisters worshiping the Lord
Oh God, it's only you who can give the joy and inner peace that is from you, Lord. I thank you, Lord, for you are always faithful in this prayer line. Your presence is in this prayer line. Salamat po, Panginoon. Oh God, Jesus, I lift up to you, Lord God, our leaders in this country and in the Philippines and all over the world, Lord God. I pray, Lord, that you be exalted and glorified, and that you are the one who put the leaders of our of the countries, Lord. Like in the Bible, you are the one who put and appoint kings, Lord. And the same way, Lord, you allow this the people to be the rulers and the presidents of nation, Lord. You are the one who put them, and you are the one who will bring them down. And then, Father, I pray that, Lord, you will give them godly wisdom to govern the kingdom that you have entrusted into their hands. I pray for this country, Lord, that you will give godly wisdom to all our leaders in this country, Lord God. You will give them, Lord God, godly advisors, Lord, that whatever is decided, Lord, among them, it is you who is exalted and glorified, and it's according to your word, Lord Jesus. Father, in the same way, Lord, I pray for our country, the Philippines. I pray, my God, Lord, for our president, Lord, and for all the leaders, Lord. I pray, O God, Lord, that you choose the right leader. The election is coming, Lord, but you will choose the right one, Lord, because, O God, you are the final decision maker in all things. O God, we entrust to our country, Lord God. Father, I pray for godly wisdom. I pray for favor, Lord God, that, Lord, you will move, O God, mightily in our country, Lord, especially now that there is confrontation and discussions between China and the Philippines, Lord. Oh, Father, take over and take control. And regarding these issues, oh God, regarding the claiming of its other country on this island, Lord, God, you are the ultimate say and everything, Lord. And with humble hearts, Lord, we entrust this to you into your hands. I pray for our president in the Philippines that you give him godly wisdom and even godly advices that will advise him on all issues and it should be according to what you want, according to your word, Lord God. I pray for this nation, Lord. I pray that the Bible will come upon the people, Lord God, upon the hearts, O God. Oh, Lord, when the power of darkness, Lord, is so much, Lord, it's your Holy Spirit, Lord, who will turn it around to work on the hearts of the people, Lord God, that true conviction will come in the hearts of people, Lord God, and change will come from in, Lord Jesus, that true revival will come, O God. I pray for total cleansing, O God, among the churches, O Lord Jesus, that there will be, Lord, O God, Jesus, Lord God, misrepresentation of you, Lord, because, Lord, in the last days, the enemy will deceive even the elect, my God. So, Lord, raise up a testimony in all churches that your name is glorified and magnified, Lord, that people will never be deceived by false doctrine, Lord, but God, your word, O God, and you alone, Jesus Christ, will prevail as the Lord of Lords and King of Kings. My God, bring, O God, Lord, O God, cleansing to the churches, Lord. And then, Lord, they will be holy and acceptable as your bride, Lord God.
Father, this is the hour, Lord. This is the turning point, Lord, that many, many will be deceived by the enemy because you are coming soon. But, Lord, push back the work of righteousness, Lord God. Move in the hearts of people and turn them around, O God, and bring total cleansing and repentance, Lord. That revival will, O God, will happen, Lord Jesus, my God. Lord, visit America once again, Lord. Bring it back to where it is started, Lord God. Oh, God, Lord Jesus, Father Almighty, God, there is still a remnant, Lord, oh God, that will raise up, make a testimony of your goodness and your faithfulness, Lord God. And the best is still to come, Lord. That is what they're saying, Lord. This prayer line and thank you for tonight, Lord God. So the best is still to come for your children, my God, Lord Jesus. Father Almighty, prepare your bride, O God, that we will be acceptable, that when you come, you will say, well done, my faithful servant. Thank you, Lord God, Almighty Father. For, O God, Lord, truly, you are the one who stirs the hearts of people to pray and to seek you. Oh, Lord, to lift up your name and to talk to you, to glorify your name. So tonight, Lord, I pray for this prayer line. Bless this prayer line, Lord God. Bless Pastor Mel and Pastor Marina, Lord God. Father Almighty God, let your name be exalted and glorified, that this prayer line will reach to the nations that are not reached by the gospel, oh God, to our ways. Lord, you will bring this prayer line to the nations, oh God. Oh Lord, let salvation come through this prayer line, Lord, that many, many will believe that Jesus died, loved us so much, and he died on the cross for us, Lord God, for people, oh God, for that day we will not perish, Lord, but we will have eternal life with you in heaven, Lord, that there is eternal hope. And to those who are hearing tonight, my God, let them remember that you are the greatest lover, Lord, because you gave your life for us, Lord. You died in our place, Lord God, so that we will be, oh God, redeemed from our sins, oh God. So, Father, I pray that you open the eyes and the hearts of those who are in this prayer line that does not have relationship with you. That it is relationship, my God, Lord Jesus. That we are waiting and knocking, but if we open our hearts to you, you will come in, oh God, and be the one with us, Lord Jesus, my God. So tonight, let there be a way. Let this be a divine appointment. Let there be salvation, this prayer line, Lord. We even pray, Lord God, for the silent listeners, my God, Lord. Those who just let know you tonight, may they feel your presence. And may they have experienced the love, oh God, the love that is coming from you. Visit them tonight, comfort them, meet them at the point of their need, oh God, do a miracle to their life, that truly, Lord, they will come and believe that you are God in their lives, oh God. Oh Lord, we love you, we honor you, we trust you, we glorify you. Thank you so much, Lord, for the many answered prayers in this prayer line, Lord God. We bless you, we honor you, thank you for all the intercessors that you have brought in this prayer line. Bless their family and their children, Lord God. Keep them and watch over them, order their steps at all times, protect them, Lord. And I thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness, our lives. Bless Pastor Mel and Pastor Marina and the glories of Lord God. May you continue this church to be our light burning, oh God. A light that will shine through the darkness, Lord. Thank you so much for your love for us and your faithfulness. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Thank you, Sister Chip. Salamat. Sister Claire, can you pray for all our intercessors? Okay. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for every prayer intercessor that prayed on this prayer line tonight, Lord God. We also thank you for the silent listeners listening to this broadcast. And Lord, we thank you for the opportunity that you give each one of us to pray for your people, Lord God.
to stand in the gap for them, Lord. Lord, tonight we want to lift up Sister Lila. We thank you, Lord, for using her mightily to praise her, praise and worship you as, Lord, you use her as your instrument. Lord, we pray for Brother Rico, and we pray that you guide him and his family and be with them for the closing of their house, Lord God. We thank you, Lord, for Sister Cheat. We pray for you continue to use her and her family mightily. And Lord, we pray that you use her in her nursing home ministry, her children's ministry. And Lord, we pray for favor with her daughter Pauline on the on-call mission, Lord God, that Lord, you would use her mightily, Lord God, as they have mentoring for the health workers, Lord God, the counselors at Times Square Church, Lord. Lord, we pray for your anointing upon them as they have their meeting, Lord. Lord, we also pray for Sister Merle, that, Lord, you continue to use her mightily as she sings in the choir, Lord God. And, Lord, we pray that you would be the one, Lord, to provide for all her needs, Lord God, especially her refund that she's waiting for, and continue to let her grow deeper and stronger in her faith and trust in you, Lord Jesus. And Lord, we also lift up all those who aren't on the prayer line. Lord,